Okay mga kanoisi, next video. Yun. Sa ngayon, ay wala pang ang komento ang China ukol dito. At marahil ay sasabihin pa rin nila na ang ginagawang pagkapapasok ng Pilipinas sa mga foreign actors sa West Philippine Sea ay siya pang magiging hudyat upang magkagulo sa ating rehiyon. Ay, sus ka, China. Wala ka talagang... Gigil talaga ako dito, min eh. So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel. For sure, medyo matutuwa kayo dito or matutuwa tayo dito kasi yung Pilipinas nga ay may gagawin kasama ang Australia, Japan at United Kingdom, ano? I mean United States. So, yan yung panonorin natin kasi for sure, iyak China na naman ito. At syempre, bago natin simulan, echo, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel. Ang video ito ay may title na Action ng Pilipinas, Australia, Japan at United States laban sa China, kaalaman, echo. So kita nyo yan, apat na bansa, ano? Tapos, yun, basta sobrang nakakaaliw nito, men, or ang sarap sa feeling na panoorin ito kasi China yan eh. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang video ngayon ay may pamagat na aksyon ng Pilipinas, Australia, Japan at United States laban sa China. Like, comment, share, subscribe. Start. Ating alamin at suriin kung ano nga ba ang aksyon na gagawin ng Pilipinas, Australia, Japan at United States laban sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Yun. Like, comment, share kay Mr. Echo. Kung ating pag-uusapan ngayon ang mga kaganapan sa ating rehiyon, isa na nga marahil sa tinututukan at inaabangan ng buong mundo, lalo na ang China, ay ang pagsasama-sama ng mga world-powered country sa iisang karagatan. Alam mo, sobrang blessed ng Philippines. Kung na ang United States, Australia, Japan at pwersa ng Pilipinas ay magtatagpo-tagpo na sa West Philippine Sea simula ngayong araw. At kabilang sa program nito ang ilan sa mga pinakamalalakas at pinakapinagmamalaki nilang naval assets. Lalo ko. Ang isa sa masaya dito, men, ay sa West Philippine Sea pa talaga sila, men. Like, dun tayo naman yung parang aano sa China, no? Sa atin to, men. Na ang Amerika. At ang usapang ito at gagawing aktibidad ng mga bansa kasama ang Pilipinas ay ano kaya ang magiging epekto nito sa China? Ano ang kanilang gagawin kung may mga nakaposisyon na ng mga dambuhalang warship malapit sa bahura na kiniklaim nila? Matitiligilan nga ba ang China sa mali nilang gawain? Matakot nga ba sila sa mga bansang handang tumulong sa Pilipinas? O patuloy pa din nilang babaliktarin ang sitwasyon? At sila ang ginaagrabyado at tayo pa ang may kasalanan? Parang both. Kamakailan lang. Kasi yung China, wala talaga. I don't think na matatakot talaga yung China. No? Siguro mas lalo silang mapipikon. Pero yun, good thing na rin yun para sa atin. Kasi yun, may mga kumakampinga sa atin. Diba? At least naman lang na magdadalawang isip talaga yung mga Chinese na yan. Mga may kapapasok nga lang na balita na mayroon na namang hinabol ang Chinese vessel na barko ng Pilipinas sa Rosul Reef sa West Philippine Sea. Marahil ito ay hindi bago sa ating paninig sapagkat sa dami ng mga balita tungkol sa ganitong gawain ng China, malamang hindi na tayo nabigla. At tulad ng naging reaksyon ng marami sa China, ay marami na nga namang na-disappoint sa nangyari. Ngunit sa gagawin na pagsasama-sama ng apat na bansa, ay kaabang-abang ang pagbabago sa kalagayan sa West Philippine Sea at sa katabing karagatan nito. Dahil nga sa first joint maritime activity sa pagitan ng apat na bansa. Patuloy pa nga bang magmamatigas ang China sa pagiging agresibo nito sa paniniwalaan nilang kanilang teritoryo? Ito din kasi talaga yung masarap ano kapag ka meron kang aliansa, especially mga malalakas na bansa kasi pwede mo siyang magamit ba na parang, oh ito ha, kita mo to China ka, mga friends ko to. So yung China, magsasakit yung dibdib niya na, naku, itong Pilipinas talaga, min, sobrang sakit sa ulo. Pasensya na, China. Masakit talaga kami sa ulo. Sakit nyo din naman sa ulo eh. Ang kauna-unahang joint maritime activity ng Japan, United States, Australia at Pilipinas ay magpapakitang gilas ng bawat bansa sa mga best practices nila pagdating sa kanilang mga naval assets. Dito ay may i-share ng Japan, United States at Australia ang mga advanced technology nila pagdating sa mga naval combat. Dahil nga dito, mabibigyan ng panibagong kaalaman at kasanayan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Kung paano nga ba natin papaunlarin at papataasin ang level ng seguridad at proteksyon ng ating bansa. At hindi rin mawawala ang idea sa
Isinasagawa nito na apat na bansa upang maipadama sa China na hindi sila pwedeng maghari-harian sa West Philippine Sea. Boom! Diba? Dapat naman talaga yun, men, kasi medyo pagod na rin tayo no, sa pinaggagawang pambubuli ng China. Dapat tayo din naman or gumawa din tayo ng hakbang ba na, oh, eto China, akala nyo habang buhay kaming ganito, bubuli-bulihin nyo lang or bubuli-bulihin nyo rin. So, di pwede yung ganun. Dapat kumawala tayo sa gapos ba? Dahil nga sa mga bansa na kasama sa maritime activity na ito, ang posible nilang makatapat kung kantiin at tumindiman ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa aking panaliksik, base sa page ng Next Gen Defense, ay narito ang mga bigating warships ng United States na poposisyon sa ating AOR or Area of Responsibility. Isa na nga dito ang 5-ship Roosevelt Carrier Strike Group. Ito ay isang pangkat ng mga kagamitang militar na pinangungunahan ng isang aircraft carrier mula sa United States Navy. Naku. Karaniwang binubuo ito ng isang malaking aircraft carrier kasama ang isang pangkat ng mga escort ship tulad ng destroyer at cruiser, pati na din ang mga submarine at aircraft na nagbibigay ng suporta sa hangin. Ang pangkat na ito ay karaniwan nagpapatrol at nagpapakita ng pwersa sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagpapakita ng kapasidad ng United States na mag-operate at magproyekto ng lakas sa dagat. Sunod naman ay ang America Amphibious Ready Group. Ito rin ay isang pangkat. Ito rin. Hayok din to, men. Itong ano ng Amerika, di rin to basta-basta, men. May mga ano din, nakakakilabot na mga tawag dyan. Specs, parang cellphone lang eh. Specs. Kat na mga kagamitang militar na pinangungunahan ng isang amphibious assault ship mula sa United States Navy. Karaniwang binubuo ito ng isang amphibious assault ship tulad ng USS America kasama ang mga escort ship tulad ng destroyer at cruiser, pati na rin ang mga barkong transportasyon ng troops tulad ng Landing Craft Utility or LCU at Landing Craft Air Cushion or LCAC. Parating na din ang 4-5 destroyers nila mula sa Destron 15 at ito nga ay poposisyon din sa West Philippine Sea at West Pacific Area. Ang Destron 15 o ang Destroyer Squadron 15 ay isang pangkat ng mga destroyer mula sa United States Navy. Ano kaya ang pakiramdam ng mga Chinese ano, na nakikita nila itong mga ganito ba? Siguro wala, kontrabida na naman tayo sa media nila, like, do you see that Philippines is really trying hard or really provoking us to be in war or something like that, diba? So, the Philippines has, they are so overreacting or they're trying to acquire our South China Sea. They're calling friends, something like that. English pa eh. So, parang ganun ba? Parang ano sila na, wala talaga tong Pilipinas, men, sakim talaga, oh. Nakipag ano pa talaga sa ibang bansa para lang makuha yung teritoryo na hindi sa kanila. Sobrang ano nun, men, iiyak talaga sila, men, like legit. Ang pangkat na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng destroyer ships na karaniwang ginagamit para sa pagbabantay, pagpapatrol at pagbibigay ng suporta sa iba't ibang misyon sa dagat. Ang pangkat na ito ay maaaring maging bahagi ng isang carrier strike group or amphibious ready group at maaaring mag-operate bilang bahagi ng malawakang pwersang pandagat. At ito naman ang kaganapan sa ating mga kaalyadong bansa, maliban sa Australia. Grabe. At ang ganda ni Mamo, seaman. Navy ba yan? India, isa ang Japan sa talagang kumikilos na ngayon upang palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Gaya nga ng pagbili ng daan-daang mga missiles at pagpasa publiko ng kanilang bagong submarine. Alam mo ba na nung nabalitaan ng Japan ang nangyari sa Ayungin Shoal, sa pagitan ng Pilipinas at China, ay nainis din ang nararamdaman ng Hapon sapagkat wala na sa lugar ang aksyon na ginagawa ng China. Alam naman natin na maganda ang nabuong relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ito rin Japan, hindi rin to basta-basta. Alam din naman natin anong nakaraang WW3 o WW2 itong Japan ay ano din. Kung kaya't, suportado nila ang panig ng ating bansa. Naniniwala kasi ang Japan na Pilipinas talaga ang may karapatan at pinanghahawakan din nila ang resulta ng arbitration noong 2016. Ang India naman ay puspusan din ng paggawa ng mga dambuhalang missiles na ikakarga nila sa kanilang mga warships at submarines. Ang Australia naman ay naka-line up na mga naval assets na binili nila sa United States. Naiirag din na parating na din.
So ito pa lang circle of friends ng Pilipinas at ng US. Parang you know, nagkakalakal-kalakalan lang tayo ba na oh ito, bilhin niyo to, oh ito, bigyan niyo naman kami nito, oh ito. So para if ever talaga na magising yung WW3, at least meron silang some kind connections ba na. Oh ito ha. Sige na, ba-back up kami, magse-send kami diyan. Parang ano ba? Parang alam niyo yung sa mga sunog guys na yung yung bombero sa ibang barangay kahit na hindi niya sakop yung may nasunugan doon, magre-response pa rin siya ba. So parang ganito lang din niya na if ever needed din talaga, kasi yung WW3 kasi hindi ka naman pwedeng magsabi na sila lang naman yung ganyan. Sila lang naman yung ganyan. Dapat i-analyze din nila na halimbawa pagkatapos ng bansang yan, sino kaya ang susunod na atakihin ng bansang yan? Something like that, diba? So, dapat maghanda din sila or mas maigi bago pa matik over totally yung bansang yan, tutulong na talaga sila. Diba? Gaya natin dati, Philippines, sobrang liit lang natin, men. Pero kung panonorin nyo sa mga documentary stories or whatsoever, mabibilib kayo, men, na yung mga presidente natin dati kahit sobrang ano lang natin na Pilipinas, ano? Nagsisend tayo ng troops sa ibang bansa para tumulong sa mga gulo sa kanila. Like, kita nyo yan? Pilipinas, tumutulong na tayo noon pa man. Kaya, for sure, though hindi natin i-expect na tutulong din sila pabalik sa atin. Pero, yun, ipagdasal din natin na tutulong din sila sa atin, ano? Something like that. So, tuloy. Ang ilan sa kanilang mga littoral combat ship na mga uri ng makabagong barkong pandigma na ginagamit ng United States Navy. Ito ay dinisenyo para sa operasyon sa mga malalapit na baybayin at littoral na lugar, kung saan ang mga kondisyon ng labanan ay maaaring maging mas komplikado at mas mababaw kaysa sa malalayong bahagi ng karagatan. Kasama din sa listahan ng Combat and Control Ship USS Blue Ridge, wherein ang barkong ito ay mayroong mga kagamitang teknolohikal na makatutulong sa pagsasagawa ng mga misyon sa command and control, surveillance at communication sa malalaking operasyon sa dagat. At ang huli sa pangunahing listahan ay Expeditionary Sea-Based USS Michael Kitt. At sa ngayon, ay isa pa lang sa listahang ayon sa NextGen ang patungo sa West Philippine Sea. Yun. Ang Japan naman ay nagbibigay ng... Actually, nagsidatingan na sila, may nakita ko sa balita. Humigit kumulang na isang dosena na patrol ship na nakatutulong sa Pilipinas na mas mapabuting bantayan ang Coast Guard ng teritoryo nito sa interes sa South China Sea. Inulit ng seryosong pag-alala nito sa mga aksyon na dadagdag sa mga tensyon sa rehiyon, kabilang ang kamakailang mga papanganib na aksyon na humantong sa mga banggaan sa pagitan ng sasakyang pandagat ng Chino at Pilipino at napinsala ang mga Pilipino. Diba? Tapos sasabihin nila tayo pa yung nagpo-provoke ng war. Sigurado ba kayo dyan, men? Pilipino kontra sa Pilipino. Ayos! Niniwala ang Japan na sa issue tungkol sa South China Sea ay direktang nauugnay sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at ang lehitimong alalahanin ng international na komunidad. Ang Ministry of Foreign Affairs na sinabi sa Tokyo sa isang pahayag, ang China ay sumasalungat alinman sa unilateral na pagtatangka na baguhin ang status sa pamamagitan ng pwersa, pati na rin sa anumang aksyon na dumarami ang tensyon sa South China Sea. Yeah. Sa ngayon ay wala pa kang komento ang China ukol dito at marahil ay sasabihin pa rin nila na ang ginagawang pagkapapasok ng Pilipinas sa mga foreign actors sa West Philippine Sea ay siya pang magiging hudyat upang magkagulo sa ating rehiyon. Ay, sus ka, China, wala ka talagang gigil talaga ako dito, min eh. Mamaya, usapan at natin. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa aksyon ng Pilipinas, Australia, Japan at United States laban sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba. Yun, supportahan nyo yan guys. Original video link in the description box below. Click nyo yung video niya, panoorin nyo yung mga videos niya kasi yun, kung gusto nyo maging updated patungkol sa China-Philippines issues, ano. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, Pilipino SC. So, kita nyo naman yun guys, as expected, yung China, nung pagka pasok dito ng Australia, Japan at United States, of course, their sasabihin is wala talaga kayo Pilipinas. Kayo talaga yung nag-uudyok talaga kayo na magkaroon pa tayo ng tension dito. Gusto niyo talaga ng gulo kasi pinapasok niyo yung mga lugar niyan sa lugar niyo eh. Anong paki nila? Parang ano lang din yan, men. Hindi siya si Mang Boy yung meme ba na si Mang Boy na New Year ata yun or Christmas tapos galit siya na may nag-iingay. Parang ganito lang din yung China. Bakuran natin to, Pilipinas.
Eh, halimbawa, sila sa bakuran nila, sa China, bumisita sa kanila yung ano, North Korea, whatsoever. May pakiba tayo, guys. Wala tayong magagawa dyan kasi yan yung gusto nila eh. Kung makipagkita yung China sa North Korea or sa Russia, wala tayong paki dyan. Kahit na pagplanuhan nila na losobin natin itong Pinas or itong US, wala tayong paki dyan. Alam nga naman, i-condemn natin or sabihin natin na, oy, China, palisin mo yung North Korea dyan. Ikaw ha, pinagplanuhan nyo. Hindi naman tayo pwedeng gumanon, di ba? Kasi bansa naman nila yan. So kung sino yung bibisita dyan sa China, wala tayong paki kahit na, na magpaplano pa sila ng digmain tayo, di ba? Teritoryo nila yan eh. Bansa nila yan. So hindi talaga tayo makikialam dyan. Ngayon, itong China, baliktad yung utak niya. Pilipinas to. Every time na, alimbawa, US, o pumunta-punta dito, wala na. Eh, Philippines is really provoking us. They're playing fire. Tapos pumasok naman dito yung Australia at Japan. Wala, kayo talaga Pilipinas, gusto nyo talaga ng ano ha, magkaroon tayo ng gulo. Like, what? 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 Wala talaga, man. Ito yung isa sa pinaka-nakakalungkot, ano, kasi hindi pa man na-acquire ng China yung West Philippine Sea. Parang sinasakop na nila yung ano natin. Like, parang dinidiktahan na nila tayo. Like, parang feel nila pag mamayari na nila tayo. Like, parang sila na yung nagmamando sa atin. Feel nila na itong Philippines susunod sa atin to. Kahit gustuhin nila yung hindi. Parang ganun yung feeling nila ba? Kasi, para sa iba kasi, yung tingin nila sa pagbabanta, kayo kasi, tinitrigger nyo. Hindi nyo nakikita na yung pagbabantang yun, yun yung mechanism ng China na kontrolin tayo. Hindi yun actions natin na ano na nakapag-trigger. Wala, kukontrolin talaga tayo. Yun talaga yung plano ng China. Hindi nyo nakikita yun, oh. Pero yun yung totoo. Pero na lang siguro kung galit ka sa administrasyong Marcos, hindi mo talaga ipipick up yun, man. Yeah. So, that's it na lang muna, guys. Kayo, ano masasabi nyo dito patungkol sa pagpasok ng Australia, Japan, at United States? Comment nyo yung asal ng China na parang pinapalabas niya na nag-ano daw tayo ng gulo dahil pinapasok natin yan. Comment nyo nga yung opinion nyo patungkol dyan. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So that's it. Echo Filipino AC. Like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino AC is out.